Nabunyag ang manig-anumalyang kaugnay ng pagkababayad ni Pangulong Puting Jr. sa ilang miyembro ng kapulisan kapalit ng proteksyon para sa kanyang mga iligal na gawain. Ayon sa mga ulat na tuklasan ng mga otoridad na kumunis sa buwatan sa pagitan ng Pangulo at ng ilang opisyal ng pulisiya upang pagtakpan ang mga iligal na operasyon na kinabibilangan umano ni Pangulong Puting Jr. Lumabas sa mga pagsisiyas at ginagamit umano ni Pangulong Puting ang kanyang impluwensya at kayamanan upang masiguro ang proteksyon mula sa mga batas na dapat sana ipinapatupad ng kapulisan. Samantala sa mga aligasyon ng pagbabayad sa mga pulis upang hindi mahalungkat ang imbisigasyon ang mga ginagawang katiwalian sa batas. Dahil dito, maraming grupo at individual ang nananawagan na managot ang Pangulo at ang mga kasabwat sa kanilang mga maling gawain. Umiikting ang panawagan ng mga mamamayan at ng ilang mambabatas na isailalim sa masusing imbisigasyon si Pangulong Puting at ang mga opisyal ng pulisiya na sangkot sa isyu. Hindi pa malinaw kung ano ang magiging hakbang ng palasyo ukol dito, ngunit maraming umaasa na makakamit ang hustisya at ang mga nasa likod ng anomalya ay nananabot sa batas. Ikulong at dapat ikulong. Iyan naman ang sigaw ng taong bayan sa harap ng controversy nito. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Ito sa DOJ, is that available to me? Yes po, available yan sa'yo. What if yung DOJ hindi mag-rule sa akin? We can go on certiorari to the Court of Appeals. That is po a remedy available under the law. If you would read the Sir Corbito case against Senator Panfilo Lacson, that was availed of by Senator Panfilo Lacson. That was availed of by Senator Gregorio Honasan. That was availed of by Satoru Campo and even Lisa Masa. Lisa Mapa also availed of that. No? So sana may intindihan nyo po. Especially Bravo. Si Kabayan Noli Di Castro, in-interview niya ako. Sige sila hingi ng request sa akin, interviewin. Eh, bastusin lang pala ako dun. Hindi siya kasi makaintindi, pasensya na po Kuya Noli, I highly respect you, no? Hindi siya makaintindi na may right talaga yung akusado na mag-insist na inosente siya even if he will not face the case. Kung hindi yan present under the law, no? Di ipa-disbar ninyo ako kung hindi totoo itong sinasabi ko. Oo. Meron kasi yan. And if the accused would avail of that right, then respect it, no? Respect it. It may be an uncomfortable choice. Ito nga, tingnan nyo, yung ginagawa nyo. Ang but galing, it magaling is po. A choice. So do not tell my client, you should surrender. Tingnan natin kung isa sa inyo maakusa ng murder tsaka hindi nyo talaga ginawa or human trafficking na non-bailable. Sasabihin ninyo, ano kayang number ni Atty. Turyon? Tatawagan ko nga yun at magpatulong ako. No? Do not condemn us lawyers. Because when you face cases later on, you would look for persons like Attorney Turyon who will defend you to the best of his abilities. Yan lang po. I am open to questions now. I'd like to ask if that threatening na incident kanina was after the search sa Katika? While undergoing the search, kaya nga tinawagan si Attorney Kay. Si Attorney Kay kasi magandang lawyer yan, matalino. Oo, pero babae. No, I have nothing against women. So, yun. Devoted member po ng KOJC. So, yun nga. Ewan ko bakit dumaan sa kanya at tinawagan. Nagpanik yung bata. Oo. Biruin mo, member, devoted member ng KOJC at you would threaten her galing, na kung hindi kayo mag-negotiate, bubumbahin namin yung cathedral ninyo. Hindi naman tama yun. Identified the police officer. I will have to ask Attorney Kay Lorente as to as to the identity of that police officer. After the cathedral, saan na po mag-search
I am incompetent to answer that. You should ask attorney si General Torre. Baka si Torre yun, dito na naman siguro sa mga grounds namin kasi magaganda ito mga Bermuda namin eh. Gusto siguro nilang sirain ito. Oh, so may nakapagsabi nga sa akin na they have the intention of turning KOJC compound into the ruins. No, sana naman hindi. Sana naman hindi. I will not also identify as to who supplied that information because this time, Marites 2 yun. Hmm. Yes, sir. Johnson from AGSC. Yes, sir. Paano nagkaroon ng contact si policeman na tumawag kay Torre? Yung policeman kasi nakausap na niya yan before. No? Nakausap probably na yan. Po, probably po kasi si Attorney Laurente po yung sumasama sa kada area na hinahanapan nila ng heartbeat. So naging kaibigan na kasi sila. Mm-mm. So anytime po kasi na gusto nila pumunta sa isang area, si Attorney Laurente lang po yung pwedeng sumama. Mm-mm. So nagkataon po na wala siya ngayon, wala siya dito sa Davao. So ibang lawyer po yung nag-assist. May picture ba tayo ni Attorney K? Baka pwede mapakita. Yes, yes. So, I'm sure I'm not sure as to that. I will have to ask Attorney K. Laurente as to that, no? In order to be very truthful on the matter. Attorney, yes, sir. Sir, we filed a manifestation today. Ano yung naman doon and yung mga players natin? Honestly, right after the meeting po, kagabi pa lang, may mga drafts na yung ibang mga associates ko. Pagka morning, nababasa ko na ibang-ibang versions nila, no? But I was waiting for the PNP to file a manifestation kasi sila ang nag-promise eh, motion for clarification. Mga 10 o'clock na lang, wala pa. Oo. Wala na akong nagawa. I finalized the manifestation. Inunahan na lang namin. Hindi na ako makahintay. Ang essence lang dun is pinapakontempt ko po sila. Siguro hindi ka agad yun mag-grant. Kasi nga, pero at least may grounds na kami and if we will be able to present evidences later on, no, baka mag-grant. May mga ibang prayers pa doon na hindi ko pwede isabi sa inyo kasi this time, yung sabi nilang sub judice, baka matamaan din naman ako. Okay? Sir, yung GMC, ano kung plano? Pwede mag-glass eh. Oo nga, I'm the law dean. Kaya nga problema ako dito, no? Ang ginawa ko na lang ay issued a memorandum na online muna kami. No? Online muna kami hanggang ngayon. And I hope and pray na after ng kanilang mga, parang stethoscope ang tawag ko eh. Ganyan-ganyan, stethoscope, no? Na matapos na po, wala talaga. Aalis na po sila. Stethoscope is a doctor? Yes, sir. Yes, sir. Yes, from primary, high school, college, law school, medicine, no? I am really concerned likewise kasi the bar exam is fast approaching and I am confronted with this difficult situation now. I am focusing my attention here and really it has affected our school, no? Medicine likewise, we have a very good medicine program. We have likewise very excellent college programs po, no? But I would like to inform you, instead na now mag-drop yung aming enrollment sa law school, tumaas pa. Ayun ko bakit, no? But hindi po yan rason. Ang rason ko lang, nahihiya po ako sa mga parents po at saka sa mga estudyante ko sa nangyayari pong ito ganun. Kaya nga, isa sa proposal ko po doon sa Senado, kung naalala ninyo, is to make schools as zones of peace. That if there is any police operation to be conducted within school,
if ever, no, they should be able to establish Estrada versus Escritor standards, clear and present danger, yung dangerous tendency, kung meron ba talagang grave necessity to conduct such operation, and this should be, what you call this, determined by the court, no? Before you would intrude into the sacredness of the grounds of a particular school or even church for that matter. Yes, sir. Ito ni Ace po ng balita ito. Si tanong ko lang bali rule of na yung sinasabi nila na banta ng pamubomba. Sana kasi nag-deklara na sila. They had to react kasi nag-post ako sa Facebook and of course gusto nila maging pogi sa publiko, no? They want to maintain the motto to serve and protect. Ginawa nila yun, and in fairness to them, that is a very good move po. Yeah, that is a very good move, and I would like to commend the officers who caused that press conference. Thank you po na hindi nyo po bubumbahin ang KOJC compound. Salamat po. Yes, sir. Matalino, no? Galing. Ang galing ni attorney, guys. Ang galing. Doon yun sa may ano, sa may JMC yun. So nakita niyo na, sir? Hindi pa. Hindi nga kami maka ano eh, pasok eh. So, nasa ano po, cut po yung power doon. Mm-mm. Wala pong madilim. Madilim po doon. Yes, sir. Will you file a case po doon sa police officer who allegedly set those bombs at pumabili? I don't know how to answer that, but of course, yes. Yes. Attorney, until now, hindi pa rin po pinapasama and representative of the UAC. Doon, in fairness, at 7 o'clock in the morning, inalaw na po. Inalaw na nila. In fairness ka lang, para ano talaga, no? Pero kahapon pa po sila nag-start dyan, ha? O kahapon pa, na hanggang nagabihan. Even after the service of the writ of amparo, no? Pag-serve ng PTO, nagbarricade. Nagbarricade pa nga kaagad sila kaagad. Instead na to comply with the order ng TPO, binarikada instead yung cathedral. Diba, klaro naman doon that they should not hinder the petitioners' academic, religious exercise of the rights. Pero instead, ang ginawa nila, binarikada yung cathedral. Yung cathedral po, yan po ang simbahan. Parang kung sa aming mga Muslim, yan po ang masjid. Kaya nakita nyo kagabi, yung mga members po ng KOJC, sa labas na lang po, nag-conduct ng kanilang devotional prayers po. Yes. What is your reaction po dun sa sinabi ng dead every night? Hindi kasama yung operation ng that is their opinion on the matter, but if you will read the rationale behind the issuance of the temporary restraining order on the second page, it clearly states that the restrictions and control of the Philippine National Police, no? So meaning the cease and desist order ordering the PNP to restrain from committing any act or omission that violates the petitioner's right to life, liberty, or property, no, covers their presence here, because the issuance of the TPO, no, was precisely done to eliminate PNP's restriction and control of the premises. Their presence here, kasi sa tingin po namin, na-serve na yung warrant of arrest. Wala si Pastor Apollo Sikibuloy po dito, no? So, sana maintindihan nila yun. Sana maintindihan. Yes, Attorney Martin Bang, pag-isipan mo, napapatuloy pa rin operation ng PNP dito. Gaano na po karami o kalaki ang nasira sa mass actions ba dito sa loob ng case? I will let Eunice answer that. We still need to identify po. Kasi kailangan kasi namin tingnan po every area, every structure, kung ano po yung, lalo na po yung doon sa baba, sa basement. So kailangan pa namin i-check kung saan talaga sila nag-drill doon, because meron talaga. Narinig talaga namin from the ground floor na meron talaga nang di-drill sa baba. So hindi pa namin siya na-check as of this moment, kasi nga, tulad ng sa cathedral, hindi talaga sila nagpapapasok kagabi. And cut yung power doon sa dyan po na face, yung third face ng
basement, third phase po ng GMC. And I would like to inform you, sir, no? We already wrote I hope the city government of Davao will not be offended if I will do this. But we already wrote a formal letter informing the city engineer's office, no? Requesting for immediate assistance, because if you will read the National Building Code of the Philippines, no? Any and all plans to alter or to alter the structures of a particular structure, rather, that requires a permit from the city engineer's office. And the last time I checked, I may be wrong, no? The city engineer can actually issue a cease and desist order. Why do I have to do that? Why do I have to do that? Simply because of the fact na they are now stethoscoping, pardon the word, no? The grounds, sacred grounds of the cathedral. What will be the next, what you call this, step that will be conducted by the PNP? No? It's either to drill it or the cathedral drill it or really bomb it, right? In order for them to, what you call this, to find out if Pastor Apollo Sikibuloy is actually there, no? Ang sa tingin ko, kailangan yan ng city engineer's office na permit. Kasi that will affect the... I'm not saying that that is legal, ha? Sa akin palagay po, illegal yan. Oh. Pero isa sa mga step dyan, kailangan mo i-determine ba't if ma-affect yung structural integrity po ng building. Parang buwang na. Babayaran ba niya? Mahal-mahal yan. Oh. Sinong magbabayad sa amin? Pwede ba i-require muna ng bond? Bond. Oh. Kasi kung pala, sabihin natin wala pala dyan. Oh. Sinong magbabayad sa amin ngayon? Sabihin mo, ay sorry ha, wala pala siya dyan. Malikangit. Oh. Ganun lang. Hindi naman po pwedeng ganyan. So there should be some sort of rules that have to be followed. What if he is not there? Oh. May saltik na si Tori, guys. That is owned by QOJC. Who will pay us? Oh. Require mo na bond. Oh. Put up ka ng bond dyan. Siguro mga 50 million lang siguro. Oo. Before mo gawain yan. Bantayan mo. Oo. Lakay, huwag naman masyado marami siguro. Oo. Pwede tayo mag-propose ganyan siguro. Of course, subject to the approval of the Board of Administrators. Pero labas kayo. Pwede natin pag-usapan yan. Oo. Labas kayo kasi hindi na talaga kayo welcome po dito, mga PNP. Ako, kaibigan ako ng mga pulis. Dami ko mga pulis na mga kliyente dati, hanggang ngayon. Oh. Labas muna kayo, pwede natin pag-usapan doon sa korte. Oh. We will define the parameters of your search. In the meantime, lagay muna kayo ng mga personnel dyan, mga lima, siguro sampu. Oh. Na ma-assure kayo na walang tatakas. Oh. To diffuse the tension, pwede kami dyan, ha? Pwede. That's subject to discussion. Oo. Pero alis muna kayo dito kasi tapos na po yung service ng warrant niyo. Pero kung gusto niyo yung pag-usapan, si General Marbil, no? Si Secretary Abalos, parang mabait pala si Secretary Abalos, eh. Oo. In fairness to him. Oo. So, Secretary, baka pwede natin yung pag-usapan. Huwag kayong magtawag dun sa... dalagita namin na abogada. Oo, dito sa akin magtawag. Pwede natin pag-usapan yan. Oo. Lalaki. Sir, may tawag yung phone nyo? Tama ba? Ano ang date sa phone nyo? Pinapa-check ko nga kasi... Oo, ito pa. Oo, galing-galing talaga eh. Oo. may mga text blast na lumabas. Mga 2 nights ago siguro. Oo. Na I had to explain di ako yan. Oh, na nagsasabi na ano nga ba yung ano? Anong ito. Oh. KOJC followers take arrest Attorney Israelito Turion. KOJC followers do not negotiate on the basis of a politicized situation. Do not compare things and events. The real situation is based on a warrant of arrest of Apollo Kibuloy et al. No? KOJC followers, do not be pretentious. The oppressor is your pastor Apollo Kibuloy, not anybody else. Your pastor molested your followers. That is the, that's, tapos, ano pa, wrong apostrophe, the facts, no?
Your pastor made a mental conditioning / framing for you to follow and give your body to him. That's, tapos, wrong apostrophe, that's the facts, no more, no less. The background of the situation at first, pastor was a plain preacher, and now he has a huge amount of properties and money, a self-declared son of God, attorney to yun. So, the next blast ito, ang daming mga members ang nakatanggap, no? So, hindi ko naman ginamit yun, no? Hindi naman ako ang nag-text nun. So they really have this capability, no, to perhaps clone your phone and then text para to divide and rule. Wag na tayo na, wag na yung mga tactic din, sir, mga boss, commander, yung mga tactic na meron kayong isang buwa na siya ang nagbigay sa amin ng information na nandyan talaga si pastor, sir, hindi na po bibenta sa amin yan. Sa akin, divide and rule tactic yan. Kung pwede, pag-usapan natin ng diretsahan. Yang in good faith ba? Huwag na kayong magawa ng istorya na si minister ganito, siya ang nagsabi sa amin, nabigyan namin siya ng 10 million. Kaya sigurado kami na nandyan si pastor. Oh, nabigyan daw ng 10 million, bakit wala pa rin pera itong minister nito? Oh, tapos, meron naman ito, yung babae na kasama dyan. Yan ang source namin, nandun daw sa may JMC daw, sa likod daw, may bunker daw dyan. Sir, wala na tayo pong ganyan. Kung gusto nyo ng ano, wala talaga si pastor dito. Tapusin natin po ito. Please lang, kung gusto nyo talaga maghanap si pastor dyan sa KOJC Cathedral, no? Pag-usapan natin sa korte. Lagyan natin ng mga parameters kasi sacred ground yan. Lagay muna kayo ng mga 10 tao siguro dyan, pero labas muna kayo, no? And then you will have to agree as to how you will conduct your intrusive search, no? Pag-usapan natin kung jackhammerin nyo ba yan o ano ba yan, anong gagawin nyo. Pero dapat through the instrumentality of a court. Huwag nyo pong gawain na parang kayo na po ang may-ari. Hindi po sa inyo yan. Hindi po sa inyo yan. Pagmamay-ari po yan ng KOJC, product yan sa dugo, pawis, at perwesyo po ng 7 million members ng KOJC. So, pwede natin kung 100% sure talaga kayo na nandyan si pastor, pwede natin pag-usapan. Mag-iwan kayo ng mga 10 tao dyan na i-cordon ninyo. Hindi naman siguro kailangan ng 1,000 people dyan. 10 tao, cordon nyo in the meantime. Usap tayo sa korte kung anong gawain para ang korte ang magawa ng parameters. O anong gawain ninyo. Okay kami dyan na proposal. True? Yes, ma'am. Yung cathedral pala, hindi pa na-search? Ilang beses na nila yung na-search, ma'am. Ilang beses na. Oo, day one pa lang. Yung cathedral kasi namin, ma'am, the whole 30 hectares nito, yung cathedral namin especially, sagrado po yan para sa amin. Kagaya sa atin po, may ba po yung reliyon natin, paniniwala, yung mga simbahan, para sagrado po yan. Hindi na po kami nakakasimba Sunday. Nagde-devotional po kami dyan every 3 hours po. Yun po ang weapon namin. Wala kami baril dito. Wala kami mga armas dito, paputok, droga, kung anong mga pinag-iisipan nila. Wala po kami ginagawa. Basta naglilingkod po kami sa Diyos dito. Kahit na iba-iba yung pag... Kahit konting respeto lang po. Konting respeto lang po, ma'am. Meron mo papasokin mo dito 3,000, 4,000 mga policemen. Natutulog po yung mga babae dyan sa JMC po, sa basement po. Pinapaalis, alas 10, alas 11 ng gabi kasi magsusearch sila. Natutulog na lang po yung makasama. Walang po kami halos tulog hanggang ngayon po. Kasi nandyan po sila lahat. Ito po ang konting respeto lang po. May eskwelahan po kami. Wala pong pasok. Paano ko makapasok? Nandyan yung mga polis na kabantay. May armado pa ng mga baril. Community po ito, ma'am. Marami po nakatira dito. Matanda, bata. Kami po. Dito na po ako lumaki. 7 years old, nandito na po ako. Now, I'm 40 years old po. Yung mga pagbibintang po ninyo sa ministry po nito, I don't blame you. You don't know, pastor. Hindi nyo alam paano kami inalagaan dito. Kung alam namin, may pagmumulis na dito. Ako mismo, umalis na po ako, ma'am. Tagal na panahon. But why we defend? Because this is our home. Tinuruan kami ng kabutihan po dito. May isa po na kasamaan, wala pong tinuro sa amin dito, mga ma'am, mga sir. For 40 years po, nakatira po kami dito, itong kumpona ito.
for the past administration, wala pong ganito nangyari. Ngayon lang po. Gusto lang kami nitong lugar po namin. Gusto lang, kasi itong ginagawa, hindi na po ito search warrant o warrant arrest. This is invasion po. Invasion. Gusto lang kami lahat po na nandito ng pagmamayari po ng kingdom. Not even a single property name after under Pastor Apollo Sikip. This is under Kingdom of Jesus Christ. Kaya kami lahat dito, Kingdom of Jesus Christ, member ka man, full-time worker, nandito kami to defend po our place. Bahay po ninyo, ma'am. Sige po. Sir, bahay po ninyo, sir. Magsiserve po ng warrant. Hindi na alis. Nandyan na. Ito, ma'am, kahit saan sila dumudura. Hindi kami dumudura dito. May rules, house rules po kami. Kasi sagrado, holy po ito. Banal po ito sa amin. Kahit saan po umii, may naniligarilyo pa po. May nagtatanggal po ng damit nila na parang bahay na nila. Binastos po ninyo yung lugar namin. Pinapasok po namin kasi sabi niyo, ayaw niyo yung gulo, you are just following orders. Okay, sir. Habang nag-negotiation tayo dyan, you are giving us 30 minutes po, General Torre. How come po pumasok at ginibaan niyo po yung kural namin sa likod and we can provide the videos? Nag-tirgas po kayo. Yung po sa dahilan, bakit namatay yung kasamahan namin? And you are, minaliit niyo po, namatay dahil sa overfatigue daw. Ganun po, namatayan kami, ma'am. Namatayan po kami. Marami pong nakulas, marami po ang nagkasakit, marami po. Diyos ko. Bakit hindi nyo inalaw na papasok yung request namin ng 911 na from City Government Davao? Kasi itong katira, ginawa namin lahat ng pasyente namin dyan. Dyan po namin in-stock, ma'am. Kailangan po siyang dali sa ospital. Anong ginawa po ninyo? You just let the doctors bumaba doon sa bus. Pinalakad nyo po papunta sa katedral. Ganun na po tayo kagarapalan? Wala ba? Hindi nakikinig ng katwiran. Hindi po nakikinig, ma'am. And sinabi niya, hindi kami nakikinig sa baliktad po lang. Tori, you are a great deceiver. Nakikinig kami, sinungaling po kayo. Tao po kami kausap. Tao po kami, ma'am, kausap. Kasi sumusunod po kami sa batas. Siya po ang hindi sumusunod sa batas. May court of order na po. Bakit hindi po kayo aalis? We are demanding you to get out of our property po. Bahay po namin ito. Bahay po namin ito, ma'am. Dito kami nakatira. We will not give in at give up na, sige, bahala, hindi po. Hindi po ganun. Try to, kung sa inyo po ito mangyari, mga mamang sir, kung sa inyo po ito mangyari, marami po bata dito. Makakita po ng pulis, nanginginig, sumisigaw sa takot po. Hindi namin alam paano po yan i-control. Okay lang po kami, nasanay kami from June 10 na ginawa nila yun. Until now, hindi pa po naka-recover. Ayan na naman po. Excessive use of force, that is really absolute abuse of power and authority po. Lahat po na ginawa nila dito. Saksi po kayo? Kaya saan na lang sila natutulog lahat? Nagkalat po lahat. Lugar po namin ito, ma'am. Amin po to. Blood, sweat, and tears po pinundar po namin dito. And you have the guts and the audacity na i-bully kami, na insultuhin po kami dito. We never force you to believe the kingdom doctrine kung anong tinuro ni Pastor. Hindi po kami namimili. Kung ayaw maniwala, go ahead po. But this is not about religion anymore. This is about human rights. And then the president issued na maximum tolerance, walang inapakan ng human rights. Mga buta ko po ba, President? Binuto po namin kayo. Sinuportahan po namin kayo. Bulag po ba kayo? Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.